Magandang araw! Samahan ninyo ako muli para sa ating bagong talakayan. Ako muli si Binibining Serda, ang inyong gurong tagapagtalakay sa araw na ito. Handa na ba kayo? Tayo pa rin ay nasa unang markahan, ikalawang linggo ng Filipino 8. Sa pagpapatuloy natin sa aralin, alamin muna natin ang layunin para sa araw na ito. Ang pakikinig ang isa sa pinakamahirap at pinakanapapabayaang makrong pangkasanayan. Sa araling ito, kayo ay gagabayan sa mga gawaing tungkol sa pakikinig. Dagdag pa rito, ito ay naglalayong malaman ang mga layunin ng mga napakikinggang teksto. Ano ang pakikinig? Ang pakikinig ay isang makapangyarihang instrumento ng komunikasyon na nagsisilbing impluwensya upang makipag-usap ng mabuti. Ito ang kombinasyon ng kakayahang makarinig ng mga tunog at ng paghihintay sa pagiging pagtanggap sa nagsasalita sa anumang pangangailangang mensahe. Ang pakikinig ay isang paraan ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig. Mayroon itong kombinasyon ng tatlong bagay: tinatanggap na tunog, nauunawaan, natatandaan. At ito ay galing kay John Marshall. Dagdag kaalaman. Alam nyo ba na meron din tayong tinatawag na proseso ng pakikinig? Kung atin itong sasaliksikin, narito ang ilang mga proseso na lumalabas: pagdinig, atensyon, pag-unawa, pagtanda ng mensahe, pagtataya at pagtugon. Naway naunawaan nyo ang ating aralin ngayon. Upang mas malinang ang makrong kasanayan sa pakikinig, kuhain ang inyong module sa Filipino 8 at sasagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ito ay makikita sa pahina 17 hanggang 18. Tayo ay makikinig ng isang awiting Tagalog mula sa sikat na mga awit sa Pilipinas na si Glock 9. Upang mas mapadali ang inyong pakikinig, naghanda ako ng isang maikling video clip upang masabayan at mas malinang ang inyong kasanayan. Handa na ba kayong makinig, mga mag-aaral? Kung handa na, simulan na natin! Simula, bakit walang natatapos sa tras sa pati? Lagi putput ng swelas ng sapatos. Ilang beses na nga ako, ilang beses na ba ako? Pati natin subukan at tulungan at umako. Bumahagi sa bigat na matagal na nating pasan. Pag tayo'y nagsama-sama, lahat ay malalampasan. May mas maayos na bukas para sa ating mga anak. Ang unang hakbang ay piliin ang tamang nakatatak na pangalan sa balota. Huwag na tayong magpauto na sa atin ang kapangyarihan. Pag tayo ang kumibo, nang itigil mong itigil ang pagsisi sa sutil na nasa pwestong di ka nakilala. Kang pagsiningil sa lahat ng kanyang pangakong patagal ng patagal. Kung di tayo kumbinsido, huwag na natin ihalal. Dahil sa dulo, bawal ang kakamot-kamot sa salita.
sabay-sabay mahapo. Walang magpapaloko, wala nang manluloko. Ang mga butanting Pilipino ay di mga bobolumi. At pagmadilim, ito'y tangkiwali. Hindi ganun kasimple, no, di kailangan magmadali. Ang tiwalang inagaw sa tao ng maning-mane. Kahit saan natin tulitin at tingnay maling-mali. Umahon sa kahirapan at lumangoy sa kumuloy. Kahit ano pang iharang ay tumuloy ng tumuloy. Pagdating ng eleksyon, ito ang dapat na palata. Isulat kung sino ang talagang sa tingin mo'y tama. At sa araw na napakapihiralang dumaan, dapat sa may katukuran, huwag kang mag-aalangan. Nahawakan ang lubid na siyang nagsisilbing tulay. Gisingin natin ang tulog, tuloy-tuloy na mag-ingay. Nang malaman ng lahat, sumigaw sabay-sabay. Kinabuhasan ng bayan ay nasa aking mga kamay. Sa tulog, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harap ang iaabot, sinong tingin. Tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalo na sa gawa. Dapat sama-sama natin kita mamahali. Kaya na bayan natin makabago muli. Dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalo na sa gawa. Dapat sama-sama natin kita mamahali. Kaya na bayan natin makabago muli. Dapat tama. Tunay bang naibigan ang awiting inyong napakinggan? Tignan natin. Subukan nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa na makikita sa pahina 18 ng module sa Filipino 8. Ano ang ating gagawin? Gamit ang awiting dapat tama, sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Isa. Ano ang temang nais ipahiwati ng awiting dapat tama? Bilang dalawa, ano ang layunin ang ipinakikita sa awitin? Bilang tatlo, ano-anong problema ang inihahayag ng awitin? Bilang apat, ano ang mga pangarap na nais matupad ng awiting na bakit? At ang katanungan bilang lima, kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang lipunan, ano-ano ang pagbabagong nais mong maganap? Isang gawain na naman ang inyong napagtagumpayan, mga mag-aaral. Ngayon, ilalad ko sa inyo ang mga layunin ng napakinggang teksto. Ito ay mayroong tatlong layunin. Magturo o magbigay alam. Naglalayong magbigay impormasyon sa mga nakikinig tungkol sa mahalagang paksa. Ikalawa, manghikayat. Naglalayong hikayatin ang mga tagapakinig na maniwala o kumilos batay sa tema ng paksang napakinggan. At ang panghuli, maglibang. Naglalayong magbigay ng pagkakataong mag-relax, magbigay aliw mula sa napakinggang teksto. Oh, ganun din ba ang nasa isip niyong layunin? Isang makabuluhang araw na naman ang natapos, mga mag-aaral. Marami ba kayong nakuhang kaalaman? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!